Okay, so itutuloy natin ang ating discussion. So, our discussion to be continued ang six C's of caring. We have here, first is the care, the concept of care, compassion, competence, communication, courage, and commitment. When we say care, this is our core. Ito yung pinaka buod, pinaka gist ng ating tinatawag na organization or ng ating practice, caring. Caring or the care, this is our core business. Yan. When we say naman compassion is how we implement that caring. Compassion is how care is given through the relationship because of, it is based on empathy, respect, and dignity. Compassion. Pag sinabing compassion, hindi lang yung, ay, gusto ko siyang tulungan. Meron kang ginagawa na action. Compassion is how. Yan. Compassion is the how. Yung what mo, yun yung care. Ano ba ibibigay mo? And then yung how, yung paano mo siya gagawin, that is, yung natatranslate mo na yung caring, that is compassion. When we talk about competence, dito naman papasok yung knowledge, yung abilities, yung mga experiences, skills ng isang healthcare professional. When we talk about communication is two-way. Always remember that communication is not monologue. Pag sinabing monologue, ikaw lang ang lagi nagsasalita. O ito, iinumin niyo po ito, ito, ganyan, ganyan. Ang kapag sinabi natin communication, it is always two-way. You have to hear about the side of the patient. Baka natatakot pala siyang umiinom ng gamot. Hindi mo alam na pag umalis ka na, tinatapon lang pala na yung pinapainom mong gamot. Kasi takot pala siyang uminom ng mga oral meds. Hindi natin alam. Meron mga case na gano'n na akala ng nurse, iniinom yung gamot tapos pinatabi pala or tinatabi lang pala niya or kung anong ginagawa. So, communication. There should be an open communication. Ang ganda nung nilagay dito sa sabi, communication is listening is as important as what we say and do and essential for no decision about me without me. Ang ganda nun. Sabi ng for the client, no decision about me without me. Walang, as much as possible, walang magiging decision about the health status ng patient or ng client without the consent of the patient. Okay? So that is communication. How about here, courage. Courage enables us to do the right thing for the people we care for. Pag sinabing courage, yung tapang, kapag alam mong tama, ito yung mag-speak up ka na. You are speaking up when you have concerns and you have the personal strength and vision to innovate and embrace new ways of working. Yan. Pag sinabi rin courage, hindi ka, for example, merong mga older generations na mga healthcare professionals na they have the courage na pag-aralan yung technology, pag-aralan yung online na pagbibigay ng care. Yan, hindi ka natatakot. As a nurse, when you are a caring nurse, you always have the courage. Yan. Next is the commitment. Commitment is the cornerstone of what we do. Kapag meron kang sinimulan, kaya mo siyang tapusin. Yun lang yung pinaka-essence ng commitment. So, take note of the six C's of caring. Care, compassion, competence, communication, courage, and commitment. Yan. Sana ang maging six C's natin, ano, hindi lang hanggang first year, but up to the fourth year and up to the time na makagraduate tayo and mag-take tayo ng boards, alam natin yan, yung core ng caring. Care, compassion, competence, communication, courage, commitment. Care, compassion, competence, communication, courage, and commitment. Yan. Next is caring in nursing practice. This is your caring for self and others. Caring is one of those human behaviors that we can give and receive. Ang kagandahan sa, di ba kanina itanong ko, no? Marunong ka bang mag-alaga? Sabi mo, yes. Tapos yung tinanong ko, may nag-aalaga pa sa'yo? May mga nagsagot, wala po ma'am, ako lang po yung nag-aalaga. Kasi caring is two-way, parang yung communication kanina. Caring is giving and receiving. Yan. We need to build on our commitment
to, ayan, whether you are giving or receiving, the value of caring in your nursing practice benefits your patient, benefits your organization, benefits the family of the patient. So, here are the some nursing practices na we will be discussing. Number one is providing presence. When you are providing presence, of course, you are physically present, but not necessary, not hindi siya natatapos sa providing presence lang na andun ka lang physically. Kasi meron naman, nandun ka nga physically, pero yung isip mo, ano kaya lunch ko mamaya? Ano kaya, saan kaya ako may pupunta? You are physically there but mentally absent. Sana walang ganun dito, no? You are online, pero yung isip mo ay nasa ibang bagay. Huwag naman sana, no? Providing presence. Touch or comforting. Yan. Yung susunod naman, yung task or comforting, papasok dito yung task-oriented touch. Yung sinasabing touch, a task-oriented touch. Meron tayong tinatawag na, hanapin ko yun. Okay, here. Task-oriented touch, merong caring touch, merong protective touch. Meron palang iba't ibang klase ng touch or comforting. When patients face situations that are embarrassing, frightening, and painful, whatever the feeling, they look to nurses to provide comfort. Kung nakapanood na kayo ng mga Grey's Anatomy, ng mga House, ng mga, ano pa yung recent ko napanood, yung Korean, yung PAL, may mga, kung mga medical na mga dramas, ano? Doctor Strange. O yun, Doctor, ano? Doctor Strange, iba tayo. Parang iba tayo napanood mo. Yeah, pag meron ka mga napapanood ng mga ganong medical, mga dramas, mga health-related na mga dramas, mapapansin mo, merong mga scene na hahawak yung client or patient sa doctor, sa nurse, parang nagbibigay sila ng assurance. Kasi ito yung isang tool ng nurse na hindi na natin kailangan, actually para siyang innate na hindi mo na siya pinag-aaralan. Pero dahil merong kang caring aspect, isa itong tool na ginagamit natin. Yung touch, yung human touch, ito yung hindi magagaya ng artificial intelligence ng mga robots. Although they are knowledgeable or they can compute medications, kasi merong mga errors din minsan sa administration ng medications because of human error. But ang hindi ma-replace ng mga artificial intelligence is the human touch. So, isa itong strength natin. But it can also be a distraction. Why? Whatever the use of touch is one comforting approach that reaches out the patients to communicate concerns and support. Pwedeng, ang touch, this is, for example, task-oriented touch. Yan, punta tayo sa task-oriented touch. Yung task-oriented touch, remember kapag meron kayong mga return demonstration, I'm not sure kung ginito din yung sinabi sa inyo ng ibang professor kasi meron akong block na sabi ko noon, while you are preparing the materials, while you are nagpe-prepare ka ng materials, ini-introduce mo yourself, explaining what you are going to do, why it is necessary, and wag ganyan-ganyan, pinapakita mo na sa patient mo, hinaharap mo na yung client mo. Tama, ganun din ginagawa nyo noon. Na hindi ka lang nagre-recite sa in front of the camera sa professor mo, pero while you are explaining, yun yung tinatawag na task-oriented touch, ma'am. For example, yung ginawa natin na dito yung assessment of heart sounds, di ba? Sasabihin mo na, ma'am, I will put the ilalagay ko po yung stethoscope dito. Pinapakita mo na sa kanya. Yung tinatawag na task-oriented touch. Sinasabi mo na sa kanya kung ano yung gagawin para hindi siya magugulat na, for example, ikaw, lalaki ka na nurse, tapos yung patient mo ay babae, tapos bigla mo na lang siyang hahawakan sa kanyang dibdib. Para hindi siya magugulat. Gets nyo ba? That is task-oriented touch.
This is done, for example, this is done as you prepare the supplies. Habang nagpe-prepare ka ng supplies, habang nakikita niya na, ang laki pala ng injection, ma'am, ito po yung gagawin ko po sa inyo. Ine-explain mo na siya. Inahanda mo na siya. This is done as you prepare the supplies, position the patient. Kung meron na kayong experience na kayo ay na-confined sa hospital or meron kayong mga kapatid or mga nanay na na-confined sa hospital at meron ba kayong magandang naging experience sa mga nurses? Kasi ako meron ako naging maganda. For example, sa siguro dahil maganda yung hospital, ano? Siguro sa St. Luke's. Sa St. Luke's, napansin namin, lahat talaga ng mga healthcare professionals, lahat ng mga nurse, kahit yung mga naghahatid lang, mga nursing aide, lahat sila very, sasabihin ko, very professional. Bago nila gawin ang isang bagay, magbibigay sila ng, hihingi sila ng consent sa kanilang mga patient. Ma'am, ito pong ginagawa ko na to, ine-explain nila para hindi nagugulat yung patient na kung ano yung, for example, ipoposition ka na, ma'am, itatayo ko na po ito. Meron laging explanation. So, that is task-oriented touch. Ang task-oriented touch, throughout a procedure, you are talking quietly. I am reading from page 118 sa touch or comforting. Throughout a procedure, you talk quietly with the patient to provide reassurance and support. So, pag sinabing task-oriented touch, not necessarily na hinahawakan mo yung patient, but you are preparing the patient. Yet, yung second naman, yung caring touch, itong caring touch na tinatawag, this is also a nonverbal communication which successfully influences a patient's comfort and security. You express this in the way you hold a patient's hand. Yan. For example, ma'am, di ba mapapansin mo, meron mga nurse na maalaga talaga na, ma'am, meron, naubo lang yung patient, ano, talagang nagbibigay na agad ng back massage, or check nila, hahawakan nila sa... Meron naman kasi na culture, we have to take note naman, may culture na ayaw nila na hinahawakan sila. Ayaw nila na may eye contact sa kanila. Kaya nga kanina, di ba, bago natin ito napag-usapan, you have to take note of the cultural differences. Okay, there's also the protective touch. This is a form of touch that protects a nurse or a patient. The patient views it either positively or negatively. For example, what is protective touch? For example, you have a patient na may risk sa fall. For example, medyo mabuway na ang kanyang gait. Medyo, for example, you are caring for a senior citizen. Protective touch, you are ginagabayan mo siya. Gets niyo po? Yun yung protective touch. Yan. Touch conveys many messages. Ayan, nakalagay pala dito. Touch conveys many messages. Hindi massage yan. Namali ang nalagay. Touch conveys many messages. Maraming mensahe ang touch. So we have to use it with discretion. Hindi naman yung manipulative at yung parang harassment na touch. Okay? Merong care. Next, punta tayo sa listening. Yan. Listening, caring involves an interpersonal interaction that is much more than two people simply talking to each other. Napag-usapan natin kanina, listening is two-way. You are talking and someone is listening at you. Naranasan nyo na ba yung magsasalita ka tapos wala palang nakikinig? Parang excited ka na, Mars, meron akong chichika sa'yo, ganyan-ganyan. Tapos nakita mo, wala ka na palang katabi. Diba? Mas mahirap yung ganun. But listening is a critical component of nursing and is necessary for a meaningful interaction with patients. For example, ma'am, ano po ba example ng listening? For example, lahat ng, imagine ninyo, lahat ng client natin, na lahat ng patient natin, pagdating niyan sa ospital, meron niyang kanya-kanyang kwento sa buhay. Gets niyo? Meron niyang mga, bakit siya nahulog, o bakit nagkaroon, bakit siya inatake. Kukwento nila lahat yan. Lahat ng mga nangyari sa buhay nila. Kaya galing pala sila sa piyesta, galing pala sa ganyan. Meron sa mga kanya-kanyang kwento. And yung listening part, an important critical role ng isang nurse, yung tinatawag nating active listening. Pag sinabing active listening,
you are listening, that you are also silencing yourself. Na hindi ka nagsasalita. Meron kasi yung nakikinig pero iniisip mo na ano kaya ire-reply ko dito? Ano kaya sasabihin ko? That is not active listening. When you are actively listening, iniintindi mo kung ano yung sinasabi ng nagsasalita at wala ka munang iniisip na ire-reply. Kasi minsan iniisip mo na kagad. For example, may kaibigan ka, parang psychology, no? Meron kang kaibigan na nag-aano sa'yo ng problema niya, iniisip mo na kagad, ito kasi gagawin mo, ito kasi sasabihin mo. Meron ka na kagad ganon, meron ka nang naka-auto-response. But active listening is you are really listening at your someone na nagko-confide sa'yo. Yan. Being able to tell that story helps the patient break the distress of illness. A story needs a listener. Yung mga patient natin, mga client natin, isa sa mga una niyang makukwentuhan bukod sa doktor, kasi di ba yung mga doctors, oh ma'am, ano po nangyari? Sir, ano po nangyari? Pero bukod sa kanila, ang pinakamadalas na nang makukwentuhan ay ikaw, ang mga nurse. So you have to be aware na ikaw ang isa sa mga kukwentuhan. Yeah. A story needs a listener. They need caring through listening enables the nurse to become a participant in the patient's life. Pag nakita ng pasyente na hindi ka naman pala, ayaw mo nakikinig, ayaw mo nang kinukwentuhan. Siyempre, meron namang tamang kwento. Hindi naman yung forever ka na lang nandun nakipagtsikahan. Hindi naman. May tamang oras. Gets nyo? Yan. Tuloy tayo. Sabi ni Ma'am Amor, makinig lang daw, hindi na nagtrabaho, no? Nakipagano. Hindi naman. Active listening lang. Kasama to sa aspect ng ano natin. Yeah, knowing the patient is a complex process. It is an essential element of nursing practice and is linked to a patient's satisfaction and successful outcomes of care. Two elements that facilitate knowing, it is the continuity of care and the clinical expertise. Yung clinical care, yeah, knowing the patient, for example, yung example natin kanina, you have a patient na merong risk for fall, or merong kang patient na NPO pala, or merong kang patient na, for example, may mga medication siya, or meron siya mga allergies. Hindi mo siya napag-aralan yung chart niya, hindi mo napag-aralan yung background niya. You do not know anything about the patient. Kaya, hindi mo alam alagaan. Tama? Hindi mo alam alagaan ang ating patient, ang ating pasyente. So, you have to know the patient. Continuity of care, hindi ikaw yung unang nurse na nag-aalaga. Meron ka lang, ikaw lang yung follow-up care. Continuity of care ang tinatawag natin dyan. Yan. The most important thing for a beginning nurse to recognize is that knowing a patient is more than simply gathering data about the patient's clinical signs condition. Success in knowing the patient lies in the relationship that the nurse established. Meron kang trust, naniniwala yung pasyente mo na yung mga ginagawa mo, yung mga binibigay mong medications ay totoo at hindi yung haka-haka lang. Meron nang na-establish na trust. Next is spiritual caring. Yan. Spiritual caring is isang aspect nito is that as a nurse, you are an advocate for hope. An individual achieves spiritual health after finding a balance between his or her own life values, goals, and belief system and those of others. An individual's beliefs and expectations affect her own physical well-being. Alam niyo ba na merong pag-aaral, merong research na kapag ang tao daw pwedeng 30, 40 days na walang pagkain, walang tubig, mabubuhay, kaya pa. Pero merong isang pag-aaral na isang araw lang daw na mawala ng pag-asa ang isang tao. Yung talagang iniisip niya na wala na, hindi na ako mabubuhay, hindi ko na kaya itong ituloy. Ito na yung umpisa na magiging depressed na ang tao, magiging down na ang tao. At makakaisip na siya ng mga madidilim na mga bagay, ng mga gusto na niyang gawin sa kanyang sarili. So, a day without hope, it is very
critical. That is why yung spiritual caring na sinasabi dito, as a nurse, you are an advocate of hope. Baka ikaw pa yung pinagsisimula na nadidepress ang tao. Huwag naman. Kaya nga mamaya, meron tayong pag-aaral dito na caring starts with caring yourself. Hindi kasi pwede na ikaw nag-aalaga ka tapos ikaw hindi naman pala maayos ang iyong disposition sa iyong buhay. Relieving symptoms and suffering. It encompasses caring nursing actions that give a patient comfort, dignity, respect, and peace, and provide necessary comfort and support measures to the family and significant others. Ano to? You are relieving symptoms and suffering. Dito na tayo sa... Okay. Lahat ng mga patient natin, lahat ng mga client natin, in one way or another, meron niyang mga pinagdadaanan. Hindi lang siguro yung physical nila, hindi lang siguro, for example, you are caring for a patient na kabibigay lang pala sa kanya ng news ng doctor na you only have 3 months to live or you only have 6 months to live. How will you relieve the symptoms? How will you relieve the suffering as a nurse? For example, ikaw yung first shift, tapos ikaw yung naabutan, nakabibigay lang sa kanya ng kanyang ng news na yon. I am reading from page 121, sabi dito sa pinakalast. You cannot fix it, but you, for example, yung human suffering, dito tayo muna. Human suffering is multifaceted, affecting a patient physically, emotionally, socially, and spiritually. It also affects a patient's family and friends. For example, there is a news na someone is binigyan na lang ng ganitong pagkakataon, binigyan na lang ng ganitong, I am sorry to tell you, but you only have a year, or you only have a 6 months, or kapag hindi ka pa naoperahan, ganito na po ang pwedeng possible na mangyari. As a nurse, you may find yourself emotionally attached to that family. I highlighted here, nakalagay dito, you cannot fix it, but you can provide comfort through a listening, non-judgmental, caring presence. Isa sa magandang tool ng isang patient, ng isang nurse, is that you have a caring presence. You are there to listen, and you are there to listen with no judgment. Baka sabihin mo, ma'am, kasi po, kain po kayo ng kain ng matataba. Kasi po, lagi po kayo naninigarilyo. Yan, parang ikaw pa yung nag-judge sa patient, ano. Eh, we have to be very careful with our words. Yan. So that is relieving symptoms. Family care. As a nurse, it is important to know the family almost as thoroughly as you know a patient. Kanina nasabi natin yan. The family is an important resource, and caring for the family takes into consideration the context of the patient's illness and stress it imposes on all members. For example, yung patient mo, na-assign ka, ang client mo ay baby, di ba? Makikita mo doon yung mga for example, firstborn pa nila to, yung bagong couple, syempre, alalang-alala yan. And kung ikaw ang nurse na naka-assign doon, lahat ng mga galaw mo ay titingnan nila. And yung family care na tinatawag dito, yung family care na dinidiscuss natin, you have to be one with the family. Ma'am, kasama niyo po ako sa pag-aalaga ng inyong anak at hindi po ako ang kalaban. Okay? As a nurse, it is important to know the family as almost as thoroughly as you know a patient. Hindi lang natin pinag-aralan yung background ng client, ng patient, but you are also looking at the family. Next, nurse caring behavior as perceived by families. Yan, meron pa lang. This data is from different references. Discuss lang natin na mabilis ito. Nurse caring behavior na perception ng mga iba't ibang families. Number one, providing honest, clear, and accurate information. Kung mapapansin nyo, for example, meron na kayong naging experience na someone in your family was confined at the hospital. Siyempre, ang una nyo mga tatanungin, nurse, ano po yung, kailan po siya susunod na kakain? Nurse, kailan po yung medication niya? Nurse, kailan po bibisita po si doc? Lahat ng mga information na yan, ikaw ang mga tatanungin. And you have to be providing honest, clear, and accurate information.
Next, listening to patient and family concerns. Kanina, parang sinummarize natin ito, no? Listening to patient and family concerns, advocating for patient's preference and end-of-life decisions. Pag sinabi mong advocating, pagkatapos mong makinig sa pasyente kung ano yung mga preferences niya sa buhay, for example, end-of-life decision, for example, a nurse, gusto ko po na if I do not make it, gusto ko pong i-donate ang aking mata, gusto ko pong i-donate ang aking liver, gusto ko pong i-donate ang ganyan. You are an advocate for the patient's preference. Asking permission before doing something to the patient. Ayaw naman pala ng patient na magpalit pa ng gown or magpalit pa ng dito ng bedsheet tapos pinapangunahan mo. Always ask permission. Provide comfort and ayan, kasama pa pala dito, no? You're reading patient passages from religious text, favorite book, card, or mail. This is especially if, for example, nandun ka sa, for example, you are taking care of patients with terminal illnesses like cancer. May times na ang isang care na binibigay natin dito, yung palliative care, you are reading, for example, mga bata pa yung patient natin. You are reading books, you are giving them activities, kasama po yan sa nursing care natin. Yan. Providing for and maintaining patient privacy, of course, informing the patient about the types of nursing services, assuring the patient that nursing services will be available. Mga ano lang to, mga summary lang to, helping patients do as much for them, teaching the family how to keep their relative physically comfortable. So those are the nursing care behaviors perceived by families with some references. Next, we go to the challenge of caring. Mahaba itong challenge of caring. Pag-uusapan lang natin talaga ngayon yung pag-aalaga. But yan, sige. Let's start with the challenge of caring. We will be starting with a human caring model versus task-oriented biomedical model. Okay. Basahin natin dito. Nursing is a lifetime journey of caring and healing, seeking to understand and preserve the wholeness of human existence and to offer compassionate, informed knowledge of human caring. Nursing is a lifetime journey of caring. It's not one time, may mga patients ka na one time walang makikita, pero if you have a lasting effect, for example, meron ka bang nung elementary ka, meron kang favorite mong teacher, hindi mo makakalimutan, isang beses lang naman nagturo, pero ang dami mo na kagad na natutunan sa kanya. Elementary pa yun, ano, college ka na, naaalala mo siya. Parang ganun din, meron ding effect ang nurses. This is a lifetime journey of caring and healing. And umpisahan natin dyan, ito na, yung importance of nurses self-care. But before that, meron tayong... Okay. 10 minutes break tayo, guys. Tapos balik tayo kaagad. And then umpisahan natin yung importance of nurses self-care. Okay? 10 minutes and then... proceed tayo.